A few moments later. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, papakilala ko sa inyo yung dalawa kong pet. Ito si Tokyo, and ito si Denver. So obviously, Denver boy, tapos Tokyo girl. Ang kulit. Ito muna kayo. Ayun. So, alam niyo naman siguro kung saan galing yung pangalan na Tokyo and Denver. Galing yun sa name ng characters na nandun sa Money Heist. Kasi sobrang nahook talaga ako dun sa series na yun. And hanggang ngayon, inaabangan ko yung part 5. So, yun. Ano bang pag-uusapan natin ngayong araw na to? Siyempre, on how to take care of my pet hamster. Sila yung pet ko ngayon. And mamaya, ipapakita ko sa inyo yung beddings or yung setup ng bin nila. Una kong sasabihin sa inyo is once na mag-alaga kayo ng hindi lang hamster, kahit anong pet na gusto nyo, ano man yan, isda man yan, aso man yan, sa ano, kailangan meron kang objectives. Bakit gusto mo silang alagaan, o bakit gusto mo magkaroon ng ganitong pet? Kasi yung pag-aalaga ng katulad sa kanila ng mga pets natin, kailangan kasi committed ka. Kasi kapag hindi ka committed, syempre, oo, marunong sila mag-alaga sa sarili nila sa ibang aspect or sa ibang ano man yan. Pero hindi sa lahat ng needs or kailangan nilang gawin sa sarili nila, alam nila. So, tayo as owner nila, kailangan alam natin or committed tayo sa pag-aalaga sa kanila para hindi sila mapabayaan. So, before tayo mag-proceed kung paano ko sila inaalagaan and yung mga ginagamit ko sa kanila, may pipwento na ko sa inyo. Bakit ko na-open yung kailangan committed kayo sa pag-aalaga ng mga pets? Kasi one time, when I was in elementary, yata parang I think grade 4, mga ganyan. Yung classmate ng tita ko, meron siyang alagang mga isda. Sobrang daming aquarium talaga. Parang akala mo zoo na yung bahay nila kasi meron din siyang tortoise. Basta marami, pero ang mas marami isda. Tapos, nung pagpunta ko din sa bahay ng classmate ng tita ko, parang na-inspired ako na mag-alaga ng isda. Kaya, sabi ako sa mama ko na, kung pwede ba akong bumili ng isda, ganyan. Kasi dun sa, malapit sa tinitirahan namin, meron dun pet shop. Tapos, ang nagustuhan ko dun, ang ingay ng aso tea. Saan ka din yung goldfish? Mura pati siya, kaya nagustuhan ko. Tapos sabi ng mama ko, saan may dalaga yan? E di ano? Sabi ko, bili kami ng aquarium. Diba? Alam mo yaman. Tapos, sabi ng mama ko, yung tita mo yata, merong aquarium na hindi na ginagamit. Kaya yon binigay sa akin. Kasi hindi naman na ginagamit, so sayang lang. Tapos, nung meron akong aquarium, bumili na ako ng goldfish. Tapos sobrang parang nakaka-excite kasi bumili ako ng goldfish, ng mga pebbles, yung mga bato-bato. Hindi ko lang matama yung pronunciation. Mga bato-bato na ilalagay mo dun sa nila, sa aquarium. Tapos meron yung wallpaper. Yung wallpaper na nasa likod ng aquarium para kahit papanang maganda yung view
pagtitignan mo sila. Nan, bumili rin ako nun. Tapos, okay na. Set up na. Tapos, edi may kulang. Makalimutan ko, kailangan pa pala ng, ano yun, ng oxygen. Edi, nagsabi ulit ako sa mama ko, eh, pagkama ng oxygen, di ba? Hindi ko na matandaan kung magkano yun, kung anong price ng binili kong oxygen. Tapos, ano, pinagbigyan naman ako ng mama ko. Feeling ko gusto rin yung magkaroon ng isda sa bahay. Tapos, ayun, bumili ako ng oxygen. Binigyan ako ng pera. Kasama ko sa tita ko. Pero pinakamaliit na oxygen lang yung binili ko. Kasi, isa lang naman siya eh. Tapos, ayun, naiya ko sa mama ko. Ano, kasi syempre, makakadagdag ka pa ng bayarin ng kuryente. Tapos, ayun. Ano ba ito? Pag pumapasok ako ng school, excited na excited ako umuwi lagi. Parang gusto ko na lagi umuwi kasi nga na ano, ya, kamusta na kayo yung ano, yung isda ko, ganyan, kamusta na kayo alaga ko. Tapos, ano, natutuwa ko nun pag pinapakain ko siya. Kasi diba pag nilalagyan natin ng pellet, diba pellets yun yung tawag dun sa pagkain ng isda. Ano, nakakatawa sila panoorin kumain kasi diba lumalangi sila pa akyat tapos sa kanila kinukuha yung pagkain. Ayun, eh, syunga-syunga si ate mong girl. Akala ko kasi parang tao na pinapakain, kailangan pakainin ng breakfast, ng lunch, ng dinner. Oo, araw-araw ko yung ginawa. Tapos lumaki yung tiyan niya, tapos itong tuwa pa kami. Tapos lalaki ng tiyan niya, buntis niya. Tapos nagtataka ko, paano siya mabubuntis? Wala naman siyang kasama din sa kanya sa aquarium. Inisip ko na lang na, ah, baka buntis na siya bago ko siya binili sa pet shop. Tapos, ano, after 2 days, nakita ko nilang pag-gising ko, nakalutang na siya. Yun pala, kaya malaki yung tiyan niya kasi, ano, sobra nga yung overfeeding, kumbaga parang ganun. Dapat pala hindi ganun. Isang beses lang yata sa isang araw, dapat pakainin yung isda. Tapos yun. Pero hindi pa rin ako tumigil. Bumili pa rin ako nung namatay siya, nung na-deads na bumili ulit ako ng isda. Ano naman, fish horn. Oo, yung parang tilapia. Di ba parang tilapia yun? Basta fish horn yung tawag dun. Tapos ayun, eh, lumipat kami ng bahay. Tapos parang hassle siya dalhin kasi malaki yun eh. Kaya yung iniwan na lang namin sa tita namin. Tapos yung next kong naging pet, aso naman. Ano ba yun yung lahi niya? Ano yun? Kalimutan ko. Labrador. Ayun. Labrador. Yun yung lahi niya. Binigay sa kanya ng papa ko. Baby pa lang. Tuta pa lang talaga siya. Papi pa lang. Binigay sa kanya ng papa ko. Tapos hanggang sa lumaki siya, nasa akin siya. Parang ano, kasi wala kaming permanent address. Kung saan kami lumipat, kasama namin siya. Tapos ilang taon na namin siya nakakasama. Sobrang bait nun. Sobrang, yun yung pinaka nagustuhan kong ano, aso na naging pet ko. Marami na rin kasi ako naging alagang aso. Tapos ngayon nga, meron akong alagang aso, si Oreo. Kaso, dun sa inuupahan namin, wala kaming space, enough space para sa dogs kasi apartment siya. Tapos sabi ng may-ari, bawal daw yung may pet, kaya dinala namin siya dun sa kamag-anak namin. Tapos dun na muna siya. Tapos yun yung labrador, yung pangalan niya Berlin. Tapos yung ano, yung nilipatan naming bahay, ano kasi, eh, di ba malaki na siya, tapos sobrang siya kung tumakbo, ang sakit niyang manapak. Tapos, ano, eh, sila mama may hika yun, yung kapatid kong lalaking pangatlo, tapos si mama. Kaya bawal sila yung masyadong, yung balahibo ng aso, tsaka mga puso. Kaya sabi ni mama, sa labas lang daw muna si Berlin. Eh, ano, tapos kinabukasan, ay hindi, parang mga after 1 week yata. Wala na siya. Yun dun sa tali. Kasi yung tali niya nakatali dun sa may grills ng bintana. Tapos yung tali niya lang yung natira din. Parang
yung tinastas, ganun. Parang, ano talaga, sabi pa kwenta. Parang, ginusto talaga niya na kunin yun. Ay, nakakalungkot. So, ayun, move on na tayo dito sa, then, ano ba yung beddings na ginagamit ko? Yung beddings na ginagamit ko, ito. Ito yung kusot. Kusot yung tawag dito. Tapos, yung una kong bilhin nito, 50 pesos. Pero, 1 kilo na siya. Tapos, kasama na yung lagayan ng hamster, 350 pesos. Tapos, yung silang dalawa na bili ko ng 300 pesos. Ay, nabahala mag-ayon. Tapos, next, ito. Paano ba naliligo yung hamster? Hindi ko talaga to alam dati. Kasi dati nagkaroon na ako ng alagang hamster. Eh, nung bata kami, hindi ko naman alam mo paano sila alagaan. Akala ko kasi yung okay lang silang nakalagay dyan, yung ganyan, yung tama na yung pinapakain na sila, ganyan. Hindi pala ganun. So, kasi yung hamster, hindi siya pinapaliguan na binubuhusan ng tubig. May ginagamit sa kanila. Para ano, yun yung way nila kung paano sila maligo. So, papakita ko na lang dito kung yung itsura kung paano nila ginagawa yung kung paano sila maligo. Tapos, ito na yun. So, ito. Ang tawag dito, sand bathing or sandbath. Nabili ko siya sa Shopee. Tapos, meron din siyang iba't ibang flavor. May apple, may lavender, tapos marami pa basta. Tapos, yung pinili ko ito na lavender kasi parang feeling ko mas mabango siya. Tapos, mabango naman. May lavender. Tapos, nabili ko siya for 65 pesos each. Kung gusto nyong bumili, ililink ko na lang sa may description box para alam nyo kung saan ako bumili niyan. Kasi mura lang din siya, 65 pesos lang. Tapos, ano pa ba? Yung pagkain nila, yung pinapakain ko kasi sa kanila ito. Pares ng ano, pagkain ng kalapate. Ayan. Tapos, last kong bili nito, ito pa, ito yung last kong bili. Ang kalahati nito, 17 pesos. Tapos, until now, madami pa rin siya. Kasi hindi naman talaga sila marami kumain. Tapos, natutuwa nga ako pag alam niyo yung parang ini-imbak nila yung pagkain nila. Dito sa gilid nila. Minsan, ayun si Denver. Dito, hindi na punta yung pisngin nila. Dito, ang daming naka-imbak. Tapos, dito wala ka. Tapos ano pa ba? Pwede mo silang pakainin ng mga raw vegetables like carrots. One time, pinakain ko sila ng kalabasa. Raw ito ha, hindi siya luto. Tapos, hiniwa ko lang siya ng maliliit. Para mga strips lang siya kasi para mahawakan nila. Tapos, kinain naman nila, naubos naman, ganyan. Tapos pwede nyo rin silang pakainin ng cabbage. Ganyan. Tapos, alam nyo kung bakit ko sila pinapakain ng mga raw. Kasi, diba, parang kapag isang uri lang ng pagkain yung kakainin, parang nakakaumay. So, kailangan, salit-salitan lang din siya. Nandito sa lagaman beans nila. Karamihan yan ang gumawa na yung boyfriend ko. Kasi, ayun talaga sobrang committed talaga siya sa mga sa mga pets niya. Ngayon, ang inalagaan niya, tarantula. Kung gusto niyo makita, papakita ko na lang din yung video.
Then may binili din ako sa kanilang wheel kasi nga 'di ba yung mga hamsters sobrang playful nila. Kailangan marami silang activity na ginagawa doon sa loob ng bin nila. Then if gusto mo din bumili ng wheel. Ano promoter? Kung gusto mo rin bumili ng wheel, may alaga kang hamster, ililink ko na lang din sa description box below para alam mo kung saan meron magandang wheel. Oo, sabi ko maganda siya kasi maganda naman talaga siya. Tapos mura. Parang 275 ba yun? Pero hindi siya tumaas ng 300. Yan. Then, ayun lang. Advice ko lang sa inyo, kapag meron kayong alaga or may pet kayo, be committed. Diba? Kasi ano, kailangan, para rin silang tao, kailangan nila ng continuous care. Or yung talagang ano, ano ba to? Yung talagang aalagaan mo. Tapos, ayun lang. Tapos, guys, paalala ko lang sa inyo, hindi po ako professional sa ganitong subject or sa ganitong pinag-uusapan natin. If may nakita kayo or meron man akong mali sa way ng pag-aalaga ko ng pet ko, notify nyo ko. Tapos, comment kayo sa baba kung ano pa yung gusto nyo, kung ano yung mga suggestion nyo, kung ano pa yung makakaganda sa ano, sa pet ko, para, di ba, ano magtawag dito? Parang, palitan lang tayo ng, ano, ng knowledge. So, ayun lang. Thank you sa pagsama sa video ko sa araw na to. And, if bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the tiny bell para notified ka sa aking mga videos.